of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem, that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay nahaharap sa mga problemang kagat nating mararamdaman at mga hamong pangmatagalan ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na nambulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa pangmatagalang solusyon, itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayon sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaistan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network ng farm to market road upang mas mabilis na mailakbay ang mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga kadiwa center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Ang agrarian reform program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a one-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. This is included in Republic Act No. 11469 or the Bayanihan to Hilas 1 Act. A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce, and propel the growth of our economy.
Civil society organizations also support this because it will unburden the farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Agrarian reform beneficiaries who are still to receive their awarded land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization. The condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 billion pesos, benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Executive Order Number 75, Series 2019, requires that all government agencies, bureaus, departments, and instrumentalities to turn over agricultural lands to qualified agrarian reform beneficiaries. At present, we have a total of 52,000 hectares of unused agricultural lands of the government